So, welcome ulit mga ka-PP, mga kapayaman tips. So, yung last week performance natin sa portfolio, medyo hindi ganun ka-ganda. Wala masyadong gain dun sa portfolio, pero hindi rin naman ganun kalaki yung loss. So, for this week, this day session, kukontinue lang natin kung saan tayo tumigil last week. So, yun nga, last week, diniscuss natin yung sa investing. So, ano yung investing niya sa general terms sa stock market. So, yun nga yung form of allocating ng resource tulad ng money and expectation of higher returns sa future. So, marami rin types of investments and isa dun yung stocks investments or investing in stock market. So, sa stock market, may dalawang way kung paano mag-profit yung isang trader or investor. Una yung price appreciation or kung halimbawa bumili sila ng shares ng isang company, eh, expectation nila is tataas yung price ng share na yan sa future. And then, that was the time na ibebenta nila yung share na hawak nila. And then, pwede rin naman yung dividends or dividend payouts na binibigay ng company. Another way para mag-profit yung isang investor or trader. Diniscuss rin natin na we need to invest on ourselves before investing in stock market kasi dapat physically, mentally, and financially prepared tayo kung papasukin natin itong investment na ito. Siyempre, in any investment, meron din tayong risk and reward. So, hindi lang naman siya ba reward. We also have to acknowledge yung risk in stock market. We don't avoid yung risk. We learn how to manage it. Also, isa sa mga requirements pag mag-invest sa stock market is yung online broker. So, hindi naman tayo makabili ng shares if walang parang middleman. So, yung online broker, sila yung nag-communicate sa atin with the company listed in the PSE or in the stock market. Maraming ways or tutorials sa pag-navigate ng platform ng online broker, so hindi na natin sinama yun sa sessions natin. And lastly, may quick overview tayo ng fundamental and technical analysis para malaman ng investors or traders kung ano yung direction ng price ng isang stocks na gusto nila pag-investan. Now, share ko lang yung portfolio updates ko sa eToro. So, yung eToro is a platform kung saan tayo makapag-invest sa mga global companies. Example, yung Apple, Tesla, yung Microsoft. So, share ko lang yung portfolio performance ko for this month. So, mid-January. So, up pa naman yung whole portfolio ng 7.60% for this month. So, yung next natin yung mga basic technical terms sa pag-invest sa stock market. And yun nga, technical terms, ginagamit ito pag mag-analyze ka ng isang stock using technical analysis. So, ilan lang itong mga to. So, una yung buyers and sellers. Self-explanatory naman. So, kung buyer ka, ikaw yung bumibili ng share. Kung seller ka, ikaw naman yung nagbebenta ng share na currently hawak mo. Pero may konting catch dito later on pag diniscuss natin yung long and short position. Okay. Pero for now, for simplicity, buyers, taga-bili, sellers, taga-benta. And for a specific transaction sa stocks, to happen, kailangan meron kang buyer and seller na mag-agree sa certain price. So, yun. Bulls and bears or bullish or bearish. So, yung bulls, as per definition, sila yung mga market participants na or speculators na bumibili ng stocks in the expectation na yung price ng stock na yun tataas sa future. So, somehow, pwede natin silang associate dun sa buyers, no? So, kung bulls, somehow equal sa buyers. So, yung bears naman, sila naman yung mga speculators ng market na ang expectation is yung price ng isang stock is bababa or downward yung trend ng stock na yun. So, they tend to sell yung shares na hawak nila kung naka-long position sila. Now, yung bulls and bear na terminology, parang dinerive lang kung saan kung anong way umaatak yung animal
bear and bull sa opponent nila. So yung bull, syempre sinusuwag nila yung sungay nila pataas. So parang ganun lang yung symbolism niya, while yung bear, gamit yung claws nila, they swap their enemies going downward. So parang ganun lang. Pero yun lang yung simple analogy. Basta bull going up, bear going down. Next, yung long and short position. So ito yung sinasabi ko na medyo may konting tricky explanation. So currently kasi kay PSE, wala pa yung short position. Puro long position lang. So yung long position, yung expectation ng isang investor or trader is tataas yung price ng isang stock. Kaya ang gagawin niya, bibili siya ng stocks at current price at ibebenta niya sa future kung ano yung price ng stock na yun sa future. So syempre, expectation niya is tataas yung price ng stocks na yun, kaya nag-acquire siya ng stocks currently. Yung short position naman, open to sa ano, sa mga global markets, and I think magta-try na rin mag-open ng short, mag-allow na rin ng short position sa PSE. So ito naman yung mga stock participants na kumikita kapag ka-downward yung price ng isang stocks. So ang parang explanation diyan, si market participant, kung may nakita siyang stocks na pababa, mag-open siya ng short position, or parang binibenta niya yung isang stocks na hindi niya, yung shares na hindi niya hawak or hindi niya acquired. So kapag ka ganun yung nangyari, the more na mas mababa yung presyo ng stock na yun, mas kumikita yung nag-open ng short position. And later on, i-close niya yung position na yun kapag ka significant na yung binaba ng stock na yun, or kung feeling niya na-reach na nung stock na yun yung bottom price nung downward. So yun, medyo tricky pa yung ano, yung long and short position. Yun, oversold and overbought. So simple explanation ng neto is, kung halimbawa oversold, parang mura na yung stocks or on sale yung stock na yun, and bound to reverse. So yung oversold example nito is etong nasa baba na black na naka-circle. So itong RSI, isa to sa mga indicator. Didiscuss rin natin to sa future. Pero RSI, yung Relative Strength Index, ginagamit to para ma-determine kung ang isang stock is oversold or overbought. So kung oversold, baga marami nang nagbenta, parang less na yung mga market participants na gusto pang magbenta at a lower price. So kaya nila sa tinawag na oversold. So dito sa example na ito, makikita nyo nag dito sa parang range na to, lumagpas na dun sa range yung price ng ASEN based sa RSI. So nafa-flag na yung mga technical analyst na, oh, itong stock na to ano na, oversold na tong stock na to. Ayan, yung overbought naman, kabaliktara naman. So parang marami nang bumibili ng stock na yon, medyo mataas na yung presyo, bound to go down yung stock na yon, and nafa-flag na yung mga investors na, oh, ano na to, masyado na tong mahal, pwede na akong magbenta ng stock na to. So another example ulit niya is yung circle na to sa upper part ng RSI. So makikita nyo, sa part na to, medyo nagbebenta na yung mga holders. Ngayon, focus ko lang din yung katabi niya na overbought na stock, ay na ano, na RSI, itong yung walang circle. So hindi naman ibig sabihin na nag-pass through na siya dun sa upper range ng RSI is bababa na yung stock. So may tendency na magstay siya sa overbought na area. Pero yung price structure niya tataas pa rin. Kumbaga ano lang siya, warning lang siya na ano, na parang mahal na yung price ng isang stock. Lahat ng indicators ng sa technical chart, hindi naman sila holy grail na pag sinabing overbought or oversold,
magda-downtrend or magre-reverse na yung trend ng isang stock. So, ano lang sila, guide lang sila. Okay, back to the definition of terms. Support and resistance. Yung support and resistance, subjective to sa mga technical analyst. So, example nito, yung support and resistance, kung makikita nyo itong red na box sa medyo upper part ng price ng ASEN, ito yung tinatawag na resistance. Yung support naman, itong isang blue na medyo makapal-kapal. So, yan yung resistance. So, as mentioned, subjective siya sa tumitingin sa chart. And parang for me, ito yung ano niya, ito yung support and resistance. Now, based on definition, yung support area or yung color blue na pinakita ko kanina, ito yung area kung saan yung mga yung isang technical analyst in-expect niya yung mga investors or traders is dadagsa yung demand to buy yung stock na yon. Resistance naman, ito naman yung kabaligtaran. So, expectation is dito sa red part na part, dito mapaflag naman yung mga investors or mga technical analysts na ano na, tatama ulit siya dun sa medyo mahal na price. So, yun yung isa sa mga way na ginagamit sa technical analysis. So, bumibili sila dito sa may support area, tapos binibenta nila sa resistance area. Pero may mga gumagawa naman, hinahayaan lang nila, sinecheck nila kung lalampas yung price dun sa may resistance area. And yun naman yung tinatawag na breakout or breakdown kung pababa. So, breakout, parang ano rin to, napuflag yung mga trader or investors na tutuloy yung direction ng price based kung nag-breakout siya or nag-breakdown. So, example natin dito ulit sa ASEM. So, yung mapayat na color blue na area. So, ito yung dating support. Tapos, itong makapal na blue na area, ito yung dating resistance. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung price niya naglaro lang dun sa range ng dating support tsaka yung ngayon na support na makapal na blue. So, ito yung tinatawag na consolidation or range environment sa stock market, ay sa technical analysis. So, ano yung parang analogy sa range na region? So, dito yung parang nagiging comfortable yung mga traders and investors na as long as nag-stay dito sa range na to ng support and resistance yung isang stock, mas nagiging convince yung mga investors and traders na yung support area, dito yung area kung saan hindi na bababa pa yung price ng isang stock, kaya sila bumibili dito. Yung resistance area, ito naman yung expectation na pag na-reach na itong resistance area, bababa na ulit yung stock nito. So, may option sila to sell yung stock na yun, tapos maghintay ulit sila mag-touch sa support area. Meron din naman inaantay yung mga breakout. So, breakout, lalo na kung may volume or above average yung volume niya. Ibig sabihin, maraming participant yung breakout na yun. Nagsisignify siya ng next higher move. Like dito nga sa nangyari sa ASEN. So makikita natin from the breakout point, mas tumaas pa siya. So may mga traders na ang hinahanap naman nila, imbis na bibili sila sa support, bibili sila ngayon sa breakout. So ang expectation nila doon is magtutuloy kasi yung breakout, pero hindi siya lagi-lagi ganun nangyayari. So may mga times na nagbe-breakout pero bumabalik rin dun sa range, and minsan nagbe-breakdown pa pababa. So yung breakdown naman, kabaliktaran lang nitong breakout. Dito naman siya sa below ng support line, tumagos siyang price. Yun. So yun yung support resistance, breakout and breakdown. So yung paper loss or profit, syempre, ano lang naman to, self-explanatory. Hindi pa liquidated yung either loss or profit. So, sa stock market,
hindi ka pwedeng maging kampante. Let's say for example, up ka na ng 20% na paper gain or profit. So, ano lang yun, pwede pa rin yung mabago, pwede rin yung bumaba ng 10% the next day, parang ganun. So, same goes with loss, paper loss. Not necessarily mean na kung loss ka ng 10% ngayon, lugi ka na talaga kasi hindi mo pa naliliquidate yung position mo. So, once na mabenta mo na yung shares mo, kung lugi or kumita ka, then that's the only time na malalaman mo kung kumita ka talaga or nalugi. Correction. Sa market, may tinatawag na correction or decline. Well, dito sa definition, decline daw ng 10%. But may mga correction na mas malalaki yung dinecline niya sa price. Depende sa volatility ng stock na yun. So example ko na lang to, yung sa ASEN. Dito sa may makapal na blue na area at may manipis na blue area. So plinat ko yung binagsak ng price. So kita dito na negative 11%. So somehow pwede natin siyang ma-correlate dun sa correction na sinasabi. Meaning, nagkakaroon ng ganitong scenario talaga kapag may mga nagte-take profit na. Okay. Speculation lang yan, na may mga nagte-take profit. Bakit bababa talaga yung stock sa stock market? Or bakit may scenario talaga na bumababa yung stock? Bakit hindi na lang lagi pataas? So, syempre, iba-iba naman yung personality ng mga tao. Minsan, may 20% gain, okay na sa kanila. So, magbebenta na sila. So, what if yung mindset ng majority ng market participant ganun? So, kung halimbawa, nakapag-invest sila, tapos 20% gain na sila. So, ang gagawin nila, benta na, or close na nila yung position na hawak nila, whatever the price ng day na yon. Kaya nagkakaroon ng pagbaba ng presyo. Meaning, yung mga sellers, open sa kanila na magbenta ng shares na kasi kumita na sila. And plus pa dito yung mga nakabili ng mahal. Let's say for example, nakabili sila dito sa top ng mga around 6 pesos. Tapos biglang bumaba yung price ng halimbawa 5%. So may mga traders kasi na ang threshold lang nila na loss is 5%. So ang gagawin nila, ipibenta na nila yung shares na hawak nila regardless ng price na yun para lang maiwasan yung further loss. So, kaya nagkakaroon ng ganyang volatility yung market. So, yung correction. PSE. So, ito yung PSE or Philippine Stock Exchange Index. So, kung mapansin niyo sa mga Facebook groups or page, meron silang analysis ng stock ay ng PSE or PSEI kasi it's a way na makikita or somehow maset yung expectation ng mga traders or investors kung ano yung direction ng market. So yung PSE composed ng 30 companies na kinoconsidered na blue chips. Yun, kung makikita nyo dito, yung PSE is nag-hover ng around 7,000 to 7,400. Kung longer view yung titingnan, medyo packet na yung PSE. So expectation is yung mga individual stocks is pa-trend na sila. So, kaya tinitingnan to ng mga investors and traders. Kumbaga, ito yung tinatawag nilang top-down approach. Next, volume and price. So yung volume, ano lang naman to? Ito yung na-registered transaction between buyer and seller. So para ma-complete yung isang transaction, kailangan nag-agree yung buyer and seller at a certain price. So yun lang naman siya for volume. For let's say for example yung time frame natin sa isang araw, yung mga recorded completed transaction. So makikita ninyo dito sa graph, siya yung bar sa baba ng price. So, kung halimbawa, mataas yung volume, ibig sabihin maraming
maraming nag-trade nung araw na yun. Siya. Yung price naman, well, ito yung pinaka ano, pinaka base indicator sa pag-invest sa market. So yung price yung ano, yung presyo ng isang stocks. So dito rin nasasabi kung yung company is medyo mahal na. Ito naman yung price, ito yung mga bars na nasa taas. Sinasabi rin na no, na yung price yung king. Price is the king because sa technical analysis, lahat ng technical indicators na derive lang sa price analysis except yung volume. Kasi wala namang correlation yung price sa volume. Yun. Candlesticks. So yung price structure na nakikita nyo dito, yung parang mga bar, tawag sa kanila candlestick. So pwede rin naman to maging line na chart. Pero most of the traders and investors na magamit ng technical analysis, gusto nila makita na yung price structure is in a candlestick. So yung candlestick, gamit siya before sa Japan, based on yung history, during dun sa trading ng rice. So it is believed na para ma-predict nila yung magiging supply and demand in the future, create nila yung candlestick kasi somehow yung candlesticks would factor in yung emotion ng mga buyers and sellers. So yung candlestick may apat siya na component, yung opening price, highest price, lowest price, tsaka yung closing price for the day kung naka daily time frame yung view. Pero pwede naman mag lower time frame, let's say 1 hour yung interval. So pwede rin naman ganun. So depende na lang kung anong time frame yung tinitingnan mo dun sa chart. So yung nabubuo kapag kinonect yung open and close na price, tinatawag naman na body. Sa original na ano, candlestick, color black and white yung kulay talaga nila. So mas naging I think readable na lang yung green and red. So, yun, single candlestick pattern. May mga traders and investors na gamit lang candlestick sa pag-analyze ng market and kumikita sila gamit to. Pero as mentioned, hindi siya sole way para kumita sa market. So isang paraan lang siya and hindi siya 100%. Sa candlestick pattern analysis, pwede siyang single candlestick or pwede siyang dalawang candlestick or pwede siyang tatlong candlestick or pwede siyang combination ng tatlong candlestick and then followed by the fourth candlestick kung saan doon mo i-determine yung next course of action. But for this one, try muna natin yung single candlestick pattern. So isa dito sa mga candlestick analysis yung Marubozu candlestick. O, ibig sabihin yan bald or kalbo or panot sa Japanese. Sinasabi kasi na bald kasi wala siyang wick or yung kung makikita nyo dito sa sample natin, yung high price at opening price. So ito yung line na to, ito yung tinatawag na wick or yung shadow. Sige. Itong Marubozu naman or bald sa Japanese, considered strongest candlestick pattern. So bakit siya strongest? Itong sa red, meaning nag-open siya dito sa mataas and nag-close siya sa mas mababang price. Ibig sabihin, ang parang sentiments na lumalabas dito, yung mga tao willing magbenta regardless kung yun yung pinakamurang price for that day na basta ma-liquidate nila yung hawak nila. Siyempre, ano rin naman, ang katambas naman dun sa buyers, bumibili sila kasi mura yung price. Pero more on yung sentiment is sa sellers. Yung green or yung blue
tawag sa kanya bullish maraboso. Yung red, yung bearish. So, bull, patataas, bear, pababa. So, yung next yung spinning top. Actually, medyo pareha sila nitong doji. So, spinning top, dito naman yung explanation or yung rationale behind is uncertainty between the market participant or walang clear direction. Same goes with the doji. So, ang kaibahan lang nila si doji, yung opening and closing price niya, same lang. So, walang nabuong body. Si spinning top, somehow merong ano, merong difference sa closing and opening price. Yung doji, same lang ng rational. Nagkaroon lang, mas strong lang yung uncertainty dito kasi may mga buyers na una gusto magbenta sa higher price. Ay, may mga sellers na una gusto magbenta sa higher price pero yung mga buyers wala naman bumibili. So, hindi nag-sustain. Nag-stop lang dito yung closing price sa kung ano yung opening price. So, ganun din. Sa baba, may mga sellers na willing magbenta ng lowest price for that day. Pero, hindi lahat ng sellers ganun. So, bumalik lang siya sa taas. Kaya, na-work to. So, yun, yung doji and spinning top usually denotes uncertainty or not clear direction kung pataas ba yung price or pababa. Next, ito isa sa mga considered ano pa rin siya, single candlestick na analysis, yung hammer. So, yung hammer, kung makikita ninyo, para siyang parang hammer, parang maso. Ang analogy behind naman dyan, kung yung candlestick is nag-form ng ganito, pero end nang galing siya sa downward trend, most likely ano siya, reversal, sign of reversal. So, ang analogy dyan, yung long wick na register or yung nabuo is denoting na yung mga sellers willing magbenta at a lower price. Pero, hindi siya nag-sustain. Meaning, may mga sellers na ayaw na magbenta kasi for them, mura na yung price ngayon. And, yung mga buyers naman nag-a-adhere dun sa mga natirang sellers na okay, sige, bibili namin at a higher price compared dun sa lowest price na na-register. Kaya nabubuo tong ano, yung pattern na to. Yun nga, most of the time, sign of reversal siya, lalo na kung galing siya ng downtrend. Pero, hindi siya 100% na any candlestick pattern analysis, hindi naman 100% yun. Pag binak-test or tinest yung mga previous mga price action based on candlestick analysis, for sure, may times na pag lumabas yung hammer, nagdediretso pa rin pababa yung ano, yung isang stock. So, it's a matter of which kung mas high probability yung isang stock na nagre-reverse siya every time na na-encounter yung hammer na kanda. Hanging man naman, kabaliktara naman to ng hammer. So, kung candlestick structure, halos pareha sila ng hammer. Pero si hanging man, galing naman siya sa isang uptrend na stocks. So, hanging man, siguro pinangalan nila to para, kasi parang mag-big 10. So, siguro para ma-flag yung tao na, oh, hanging man, something na negative yung indication ng candle na yun. So, usually, pag nare-reach yung ganitong candlestick pattern, sign of reversal din siya. At again, hindi siya 100%. Pwedeng may hanging man pero tutuloy pa rin sa kalap up yung isang stock na yun. Or, kung bumaba man siya ng kaunti, pwede rin siyang maging ano lang, correction or simple pullback, tas tutuloy na naman pataas yung stock. So, yun. Pwede lang siya siguro, ano, quick selling, tas re-enter na naman dun sa stock. Goods na tayo sa hangin man. Yung last naman for the candlestick pattern, hindi ko lahat na cover. So, siguro na susunod na lang yung ito.
shooting star. So ito yung isa rin sa mga tawag niya to, candlestick pattern, single candlestick pattern na medyo nagpa-flag ng decision making sa mga tao. Shooting star, kabalik na lang siya ng hanging man or ng hammer, at saka yung wick niya is nasa upper part. So sign of reversal siya, going down, lalo na kung nag-emerge siya from a uptrend na stick. Yeah. Okay, so yun lang yung remember nyo. Guide lang tong mga ano na to, mga star-star na to. Meron tayong free will. yun yung sa basic. Daanan ko lang tong mga charting session na ginawa ko. Kasi pinupost ko to sa ano, Investagrams every week. So nagbibigay ako ng parang tips and tricks kung paano i-trade nila or paano yung decision making nila sa mga stocks nito. Yun, so for Meg, may current position ako dito at 3.11. So medyo nandito ako sa baba niya. But I'm still holding yung stock kasi that's part of my strategy. Yun nga, kung nag-follow sila dito ng initial na pinost ko to, medyo gain na rin sila sa stock nito. So yung analysis ko naman dito, uptrend pa rin naman yung stock. Nagkaroon lang siya ng parang consider ko na consolidation part dito. Meaning, parang naging complacent yung mga tao na comfortable sila na dito lang yung range. Kaya ako siya tinawag na consolidation. Pero on a long-term view, pataas pa rin naman yung stock. Last week nga lang dito ko siya, nagyan ko siya ng heart kasi natuwa ako. Kaya lang, ending this week, halos walang difference yung price. So, hopefully, ma-meet yung itong target resistance area. So, dito sa part na to, in-expect ko na bababa na yung price. Pero, depende pa rin naman sa full view ng mismo stock. I think pwede pang mag-hook ng 5 or 6.5 sa stock na to. Kasi under pa rin siya ng buyback program, meaning nag-accumulate ng shares si MegaWorld. Now, JFC. Yun nga, sabi ko last week, medyo umangat yung graph. Mag-expect ako na false breakout yung tawag. Hindi totoong breakout. Tin-expect ko na bababa siya. Pero, hoping na mag-retain siya dito sa range na to. Or yung box na to. Which is nangyayari naman last week, hindi na siya bumaba dito. So, kung mas kamagal yung stock na to sa range na to, mas nagiging komportable yung mga tao na ito na yung lowest point for that stock. So, ASEN, ito yung nagkamali talaga akong analysis ko last week. Dito yun eh, last week. Somehow parang ano na siya eh, nag-form ng maroboso candlestick. Very convincing. Sabi ko pa, ang laki ng volume, ang ganda ng candle, may mga good news, maganda yung fundamentals, sabi ko. Tapos, plinat ko itong ano eh. Ito yung risk-reward ratio. May kita mo dito na kung bumaba man siya, maliit yung risk compared sa reward na possible. Unfortunately, mas bumaba pa siya dito sa Doji candle na ito. Mas bumaba pa siya dun sa nag-cut ko. Luckily lang, wala akong buying powers. So, hindi ako nag-invest din sa stock mo to. Pero siguro kung nag-invest ako, baka lang may konting cut loss dito. Bumaba pa nga siya dito. So, pero nag-ano naman siya eh. Bumalik siya dun sa level na itong risk-reward ratio natin. So, somehow, pwede yung expectation, kumbaga bumabalik na yun, bumabalik na yung mga nag-invest, bumabalik na yung mga buyers. Yung plan ko, yung ginawa kong plan sa MMM, Meg, halos same, trend following na lang ako, nakuha ko siya sa medyo mababa, so 3.11, pataas yung MMM, kita mo dito, nag-cut ako dito, not sure kung saan ko unang na-offer tong analysis, pero kung I think nung time na in-offer ko to,
for sure gain na yung mga tao ngayon up until now kung nag-follow lang sila dun sa analysis. Itong consolidation na to, in-expect ko to last time. So, not sure kung dito ako nakapagdagdag ng konting position or konting shares, pero mga 3K pesos lang yata yun. Kasi yun na lang natira sa buying power. So, sayang hindi naka-invest. Tapos, nandito na siya sa level na to. So, ganun na naman ang play. Expectation, mag-re-range lang siya dito. I think meron pang good catalyst na lumabas na nag-offer yata ng wholesale ang Merrimart. So, another good catalyst siya for this stock. So, feeling ko mag-break pa niya itong 8 pesos eh. So, ginawa ko na lang, tinatrend follow ko na lang. So, hindi pa nababali yung trend na ito. Kaya pa rin siyang naka-invest. Ganun. Ngayon, kung may bago pa lang na gustong mag-enter or mag-open ng position sa Merrimart, yun nga, ang suggestion, buy sa near support level, kahit hindi naman equal sa support level. Or, kung mag-break siya, mag-break out dito, then, tsaka na lang mag-buy. Huwag na lang dito sa area na medyo mahal. Last two dito. So, ito yung isa rin sa mga main stock ko. Open position 6.51. Ito yung medyo majority ng shares na meron ako. Ganun din, position trader. Nagtatrend follow na lang ito. Maganda yung fundamentals. May in-expect tayo ng good outcome next week. And more than that, nag-expect tayo ng good output ng mismong telco para mas ma-improve yung connectivity or telco ng Pilipinas. Yeah. So, March, yun yung formal ano nila, opening kung pumasa sila sa technical audit. So, since ongoing yung technical audit, expect ulit natin na ano, consolidation level dito, walang good news, wala pang bad news. Last, nickel, itong pinalit ko sa Jollibee, sa JFC. So, mining related yung nickel. Binili ko to dati kasi naingay na stock to dati. Nag-try lang ulit ako mag-position 3.60. So, mas baba pa, hindi lang mahagit. Ano lang yun, test the water lang. Hindi ko, parang sinubukan ko lang kasi medyo malakas yung price action ng stock na to. And trinay ko lang dito sa nickel. Eh, maganda naman yung outcome. Tapos nung shinare ko ulit to, yun nga, medyo late na kasi 3.16 yung average ko. So, medyo late ko na na-share. Pero nung shinare ko siya, kung may nag-follow, 15% gain na sila dapat ngayon. Tapos may long term view ako na 9 pesos 75% gain from this level kung saan nagbigay ako ng parang analysis or recommendation kung paano yung outlook ng stock na to. So hopefully on track pa naman that to that 75% gain na sa 15% gain kung dito lang nag-invest. Medyo late na pero somehow clear pa naman yung direction nito, 75%. So hopefully mag-materialize. Yan. Pero syempre, trade at your own risk pa rin naman. Kaya suggestion is, yung mga nag-invest, validate yung analysis. Yun, next week, yes, after apat na Zoom cancel 40 minutes. Tapos then next week, try na lang discuss yung ibang candlestick pattern. Tapos, pwede na siguro start yung trend line. So, isa rin to sa mga basic technical indicator na ginagamit nyo sa technical analyst. So, kung okay na tayo, kung wala kayong other question, iiwan ko kayo lahat. At okay, pupunta na sa itaas ng isang quote. If you want to be rich, think big. Tapos, think differently. Ayon kay Robert Kiyosaki, author ng Rich Dad Poor Dad.
So, yun lang. Thank you for attending yung session. See you next week. Mabilis na siya next week.